Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang nakikita nyo po ngayon ay cocopeat. Okay, ang cocopeat po, this is used interchangeably with the cococoir or cocodust. No, actually po, yung cocopeat, yun yung mas pino at wala na yung maraming hibla. Yung cococoir naman ay supposedly marami siyang hibla ng niyog. Now, ang cocopeat ay nanggaling sa bunot ng nyog, no? So kung familiar kayo sa pinatuyong bunot ng nyog, pag hinimay-himay ninyo siya, malalaglag yung kanyang kusot at yun na tinatawag natin na cocopeat. So ito na po yung kusot na yon. Okay, ngayon yung cocopeat is our alternative to sphagnum moss and peat moss. So kung sa ibang bansa ang ginagamit nila ay sphagnum moss at peat moss, sa atin naman ay cocopeat. So sa pag-harvest ng cocopeat, ang kailangan lang ay himayin. Ang actually pinupukpok manually. Kung manual mong aanihin siya sa balat ng nyog, kailangan pukpukin siya, himay-himayin ang mga hibla para humiwalay ang kusot. Ngayon, meron na ring machine na ginagamit para ma-harvest ito, ano? At actually available na rin, binebenta na rin itong cocopeat na ito online. Kung hindi man online ay sa mga grupo ng gardeners. No, kung meron kayong grupo, halimbawa sa Facebook, maaaring makabili kayo ng cocopeat. Kung kayo nasa Metro Manila, kasi pag nasa probinsya, syempre, mas madaling makakuha at mas mura ang cocopeat sa probinsya. Para sa mga katulad nating gardener, ang cocopeat ay magandang seed starter. So, pwede kang mag-germinate, magpatubo ng buto dito sa cocopeat. At pwede rin siyang gamitin na planting medium sa mga halaman, no? Halimbawa yung maliliit na halaman, mga halimbawa cactus and succulents. So habang nasa seedling stage pa yung halaman, pwedeng dito muna siya sa cocopeat and then later on ililipat na lang sa mas malaking paso na gagamitan na ng lupa, no? Isa pang gamit ng cocopeat ay sa marketing. So yung marketing po ay pagpapaugat ng sanga ng isang puno or halaman at ginagamit na growing medium para sa sisibol na ugat ang cocopeat. So bakit ba ideal gamitin para sa halaman ito, itong cocopeat, no? Kasi po itong cocopeat ay magaling mag-retain ng tubig. So sumisipsip siya ng tubig at kaya niyang hawakan yung tubig ng matagal na panahon, which is ideal when you are growing seedlings. At nakakatulong dito sa magandang drainage. So hindi nagtatrap ng tubig. Pag na-absorb niya ng tubig ay labas lang ng labas sa ilalim. At dahil doon ay nakakatulong siya para lumago ng mas madali ang mga ugat kasi nga po buwaghag siya. So hindi siya nagka-clump na parang tumitigas. So madaling mabuhay, madaling makalat ang mga ugat ng halaman. At itong cocopeat ay pwede mo ring ihalo sa mga potting mix mo. So halimbawa po yan, pwedeng ihalo ito 1/3, no? 1/3 na lupa, 1/3 na cocopeat, 1/3 na compost. So paano ba siya gamitin, ano? Ang paggamit ng cocopeat ay very straightforward. Basahin mo lang siya ng tubig at tapos ay pwede mo na siyang gamitin sa halaman. Ngayon, kung hindi ka naman sigurado sa pinanggalingan ng iyong cocopeat, ang siguro magandang gawin ay sterilize natin siya. Ngayon, sa pag-sterilize naman, madali rin lang po, kumuha lang ng chlorine, ano? Mga kalahating kutsarita lang na chlorine sa isang galon na tubig, ihalo sa tubig yung chlorine at ibuo sa kanya. And then, after mga 1 hour, hugasang mabuti para mawala yung chlorine sa kanya. Yun po ay para mamatay kung ano man ang bakterya na mayroon sa kanya. Bukod po sa chlorine, pwedeng ang gawin lang ay buhusan ito ng mainit na tubig bago gamitin para siya ay ma-sterilize. Sa nutrient content naman, ano po, ayon sa mga pag-aaral, ay meron itong traces ng calcium at magnesium and then potassium. So, yung tatlong yon importante sa pagpapalaki ng ating mga halaman. So, when it comes to the other nutrients, ay medyo wala na po matatagpuan sa kanya, no? So, wala siyang nitrogen at phosphorus. At itong cocopeat ay
sinasabing slightly, very slightly acidic, no? Very slightly to neutral ang kanyang acid, ang kanyang pH. So, slightly acidic to neutral pH ang cocopeat. So, kaya naman ito ay napakaganda para sa ating mga seed starting mix. Pwede siyang pang-germinate at pwede rin siyang pagpapalago ng seedlings. Okay, so yan lamang po ang tungkol sa cocopeat. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!